Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikula na pinamagatang Cashback. Sa pagsisimula, si Ben ay hindi isang serial killer, ngunit mayroon siyang kakayahang mag-freeze ng oras at gawin ang anumang gawin niya nais. Siyempre, ginagamit niya ito upang hubarin ang mga babae at isagawa ang kanyang paboritong aktibidad, pagpipinta. Nasa kalsada man ito, supermarket, o kahit na mga pelikula, nag-freeze si Ben ng mga may init na babae at gumagawa ng kanilang mga hubad na larawan. Hindi ito palaging tulad nito. Si Ben ay isang normal na lalaki tulad nating lahat, nagkaroon siya ng caring girlfriend at promising kinabukasan. Kasunod nito, ang pelikula ay nag-flash pabalik sa 5 linggo na ang nakaraan, kung saan nagkamali ang lahat. Nakita si Ben na nakikipagtalo sa kanyang kasintahan, si Susie, na tinawag siyang talunan. Sa pagkakaroon ng sapat, nakipaghiwalay siya sa kanya at lalo itong ikinagalit ni Susie. Nagsisimula siyang maghagis ng mga bagay sa kanya at sa sandaling ito, ang lahat ay nagiging slow motion para Ben. Sa resulta ng breakup, mabilis na nagpatuloy si Susie at nakahanap ng aliw sa isang lalaki. Napansin sila ni Ben na magkasama sa cafeteria ng kolehiyo at nabalisa. Kaya naman, para makaabala sa sarili, sumasali siya sa mga klase sa sining. Dahil si Ben ay interesado sa paggawa ng mga larawan mula pa noong siya ay bata, siya ay walang kahirap-hirap gumagawa ng magagandang mga kwadro na gawa na nakakagulat maging ang guro. Dalubhasa si Ben sa paggawa ng mga ultra makatotohanang larawan ng tao. Gayunpaman, sa gabi, ang mga bagay ay nagiging lubhang mahirap para sa kanya. Mukhang hindi malalampasan ni Ben ang kanyang breakup dahil sa tuwing nakapikit siya, nakikita niya si Susie. Lumipas ang mga araw at kalaunan ay naging insomniac siya. Ngayon, hindi makatulog si Ben kahit isang oras. Ang mga alaala ng kanyang dating kasintahan ay unti-unting nagiging isang depressed maniac. Dahil sa labis na panghihinayang at pagdurusa, sa wakas ay tinawagan ni Ben si Susie at nakiusap sa kanya na pumunta likod. Humihingi din siya ng paumanhin sa paggawa ng kanilang relasyon sa gulo, nangako na hindi na ito ulitin. Ngunit sa kabila ng napakababa ni Ben para sa kanya, tinanggihan ni Susie ang kanyang kahilingan at ibinaba ang tawag. Ito ay nagpapadala kay Ben na umiikot sa isang mas malalim na kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa paglipas ng mga susunod na araw, sinisikap niyang ipasa ang oras. Nagbabasa si Ben ng mga libro, nanonood ng mga pelikula, at nag-solo trip pa sa ibang mga lungsod. Gayunpaman, kapag sumapit ang gabi, nagsisimula ang insomnia na nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate sa anumang bagay. Kaya, nagsisimula na rin siyang pumunta sa mga random na paglilibot sa dilim. Isang gabi, tumungo siya sa isang lokal na supermarket kung saan napansin niya ang isang anunsyo ng bakante sa trabaho para sa isang night shift guy. Iniisip ni Ben na ito ang perpektong pagkakataon upang magpalipas ng oras at kumita ng pera, kaya agad siyang nag-apply para sa trabaho. Nang sumunod na araw, nakakuha siya ng panayam sa manager, Jenkins, at kalaunan nakuha ang trabaho. Sa wakas ay masaya na si Ben pagkatapos ng mahabang panahon at pakiramdam niya ay malapit na ang kanyang buhay mag-ibig. Habang nakasanayan na ni Ben ang kanyang bagong trabaho, binanggit niya kung paano pinangangasiwaan ng bawat isa sa kanyang mga katrabaho iba ang sining ng pagpapalipas ng oras. Ang cashier, si Sharon Ponte, ang may pinakanatatanging estilo. Sinisigurado niyang palaging itago ang orasan gamit ang iba't ibang bagay. Naniniwala siya na dahan-dahang lilipas ang oras kung titingnan niya ito. Pagkatapos ay mayroong isang pilyong lalaki na tinatawag na Barry Brickman na hindi kailanman seryoso sa trabaho. Kasama ang kanyang pantay na tusong kaibigan, Matt Stevens, iba't ibang kalokohan ang ginagampanan niya gusto ng mga babaeng customer na maglagay ng laruang pang-adulto sa kanilang mga bag. Ang ilan sa mga customer ay naguguluhan kapag nakita nila ito, gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagpasya na panatilihin ito. Ang tanging lalaki na tila walang pakialam sa oras ay ang kanilang amo, Jenkins. Maaari siyang magpatuloy at magpatuloy tungkol sa kung gaano siya naging matagumpay at mayaman. Kapag nagsimula na siya sa kanyang mga egoistical speeches, napakabilis ng paglipas ng oras para sa kanya. Ngunit sa lahat ng mga empleyado sa night shift, si Ben ang may pinakahindi pangkaraniwang paraan ng pagpapalipas ng oras.
Sa kirot ng kanyang malalim na mapanglaw, inihiwalay ni Ben ang kanyang sarili sa panahon at katotohanan. Sa madaling salita, ginagamit niya ang kanyang mga superpower para i-freeze ang oras at kalaunan ang kanyang kapaligiran para magawa niya ang gusto niya. Karaniwan, ang isa ay tumakas na may dalang pera o gagawa ng ilang tahasang bagay. Pero gusto lang ni Ben na mahasa ang kanyang artistic skills. Dahil humanga siya sa katawan ng babae, pumipili siya ng mga random na customer, dahan-dahang hinuhubad ang mga ito at nagsimulang gumuhit ng kanilang mga larawan. Walang lubricious feeling si Ben sa kanila, gusto lang niyang masigurado ang passion niya art ay hindi kailanman namatay. Kapag tapos na siya, binibihisan niya ang mga ito pabalik at binabasag ang kanyang mga daliri na nagdulot ng oras upang magsimula umaagos ulit. Ito ang naging buhay ni Ben ngayon. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang ipagmalaki, ngunit hindi bababasa, siya ay hindi na nalulumbay at baliw na tao. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, sinimulan na niyang ilihis ang sarili kay Susie. Sa bahay, madalas na nakikipag-hangout si Ben kasama ang kanyang matalik na kaibigan, Sin. Magkasama na ang dalawa simula pa noong bata pa sila. Si Sin ang eksaktong kabaligtaran ni Ben dahil ang gusto lang niya ay makapasok sa pantalon ng isang babae. Napag-alaman na nakapunta na siya sa bawat stripper club sa lungsod. Isang gabi, sa kanyang night shift, nakatagpo ni Ben ang cashier, Sharon, sa locker room. Mukhang may crush siya sa kanya pero hindi niya kayang pagsamahin ang sarili para ipahayag ito. Ngunit habang nag-uusap sila, kumagat ang magiliw na cashier sa kanyang sandwich na ikinagulat niya. Ang isang maliit na piraso ng atsara ay dumidikit sa pisngi ni Sharon at awkwardly niyang sinusubukang punasan ito out, ngunit walang pakinabang. Nang makita ang kanyang pakikibaka, pumasok si Ben at pinunasan ito para sa kanya na lumikha ng isang napakagandang sandali sa pagitan ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Sharon na umalis at tumungo sa pintuan. Nais ni Ben na i-freeze ang sandali at manirahan dito sa loob ng isang linggo, ngunit sa oras na siya ay dumating sa ang kanyang pandama, wala na si Sharon. Pagkaraan ng ilang sandali, habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, biglang lumitaw si Matt mula sa isa sa mga stall at ibinunyag na pupunta siya sa mga pelikula kasama si Sharon. Sinira nito si Ben at iniisip niya kung bakit siya malas. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang mga araw ng pag-aaral kung saan siya ay umibig sa unang pagkakataon. Siya ang pinakamatalinong babae sa klase na dating gusto ng lahat. Isang araw, naaksidente siya at na-sprain ang braso dahil dito kailangan niyang isuot isang mabigat na cast. Araw-araw, ang kanyang mga kaklase ay nagsusulat ng mga bagay na nakapagpapatibay dito para gumaan ang kanyang pakiramdam. May gusto rin si Ben na magsulat, pero masyado siyang kinakabahan para mapalapit pa sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-aatubili ay nagdulot sa kanya ng pagkakataon, tulad ng ilang araw mamaya, ang babae tinanggal ang kanyang cast. Masaya ang lahat na makitang gumaling na ang lahat, ngunit nang mapansin nilang lumaki na siya buhok sa braso na iyon, sinimulan nila siyang pagtawanan. Sa kalaunan ay nagsimulang umiyak ang batang babae at ito ay nang magpa siya si Ben na pumasok. Dinala niya siya sa isang sulok at inaliw siya, sinabing makakasama niya ito anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, naging matalik na magkaibigan ang dalawa at kalaunan ay magkasintahan. Isang araw, biglang lumapit ang dalaga kay Ben at nagtanong kung gusto niya itong halikan. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, sinabi niya ang yes at ang dalawa ay sumang-ayon na magkita sa kanilang paborito spot sa weekend. Tuwang-tuwa si Ben, nahahalikan niya ang isang babae sa unang pagkakataon. Nawalan siya ng tulog sa mga susunod na araw at pagdating ng katapusan ng linggo, dumating siya sa lugar ng maaga. Siya ay naghihintay para sa buong araw. Ngunit ang batang babae ay hindi dumating, sinira ang kanyang puso. Nang sumunod na araw sa paaralan, sa wakas ay nalaman ni Ben na ang batang babae ay lumipat sa ibang lungsod kasama ang kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at panlulungo. Sa kasalukuyan, tinipo ni Jenkins ang lahat ng kanyang mga empleyado at ipinaalam sa kanila na pupunta sila upang maglaro ng isang friendly na football match sa kanyang mga kaibigan. Si Ben at ang iba ay hindi gustong maglaro,
Ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sa panahon ng laban, ang kupuna ng supermarket ay natalo ng husto dahil malinaw na wala sa kanila marunong maglaro. Pinataas ng kupuna ng oposisyon ang iskor na may layunin pagkatapos ng layunin na ginawa itong 26 tandang bawas zero. Nang sapat na si Ben, nag-freeze siya ng oras at nagtungo sa locker room para magpahinga. Biglang nag-unfreeze ang isang lalaki at tumakbo palabas. Ipinakikita nito na hindi lamang si Ben ang taong nakakuha ng kakayahang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at pinitik ang kanyang mga daliri na nagbibigay ng oras upang bumalik sa kanya original form. Sa init ng sandali, sinipa ni Matt ang bola nang walang patutunguhan na nauwi sa pagtama Jenkins sa mukha. Agad siyang isinugod sa ospital at lahat ng iba pang mga kasamahan sa kupunan ay umuwi, umalis si Ben at Sharon lang. Sa susunod na eksena, dumaan ang dalawa sa isang kalapit na kainan at sinubukang makilala ang isa't isa ng mas mahusay. Doon, nalaman ni Ben na single talaga siya at nagbibiro lang si Matt nakikipag-date sa kanya. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap kay Ben at ganoon din ang ginawa niya. Sinabi ni Sharon na lagi niyang gustong makipagkita sa isang pintor dahil naiisip niyang nakikita nila ang tunay na kagandahan ng mga bagay. Habang nag-uusap ang dalawa, malinaw na may chemistry sila. Pagkatapos ng kanilang hindi opisyal na petsa, inihatid ni Ben si Sharon pauwi at awkwardly sinira ang kanilang unang halik sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya sa pisngi kapag gusto niya ito sa mga labi. Nang sumunod na araw, isang disfigured Jenkins ang nag-anunsyo na mag-host siya ng isang party sa okasyon ng kanyang kaarawan. Tinanong ni Sharon si Ben kung gusto niyang sumama sa kanya bilang isang petsa at ang huli ay masayang sumang-ayon. Nang maglaon, tinawagan ni Jenkins ang mga lalaki sa kanyang opisina at binigyan sila ng hiwalay na mga gawain para sa kanyang kaarawan paghanda. Si Ben ay itinalaga sa pagkuha ng isang stripper sa party. Bagamat hindi pa siya nakakausap sa buhay niya, ang taong makakatulong lang ang kilala niya siya. Nang maglaon, tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Sid, para sa tulong, na nangangakong dadalhin siya sa party kung sila maaari mong gawin ang trabaho. Pagkatapos ay tumungo ang dalawa sa isang lokal na club kung saan ginagamit ni Sid ang kanyang karanasan at kumuha ng babae para sa partido. Kinaumagahan, nakatanggap si Ben ng tawag mula sa isang hindi kilalang lalaki na nagsasabing siya ay isang mahilig sa sining. Siya ay may isang art gallery sa lungsod at nais na magkaroon ng ilan sa mga gawa ni Ben dito. Natutuwa ito sa huli dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may nagpahalaga kanyang sining. Pero lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong prank call ni na Barry at Matt. Nang gabing iyon, nagbihis si Ben para sa party at nagtungo upang sunduin si Sharon. Sa sandaling buksan niya ang pinto, masaya niyang sinabi sa kanya na gusto ng isang sikat na organisasyon upang ipakita ang kanyang likhang sining. Buong pusong binabati siya ni Sharon at hindi nagtagal, tumungo ang dalawa sa party. Pagdating ng dalawa, isinasagawa na ang party. Si Sin ay tinatanggihan ng isang batang babae, sina Matt at Barry ay sumasayaw tulad ng mga sociopath at Jenkins nasa L. Sa sandaling iyon, napansin ni Barry ang kanyang dating kasintahan, Susie, kabilang sa mga dumalo. Siya ang kasintahan ni Jenkins. Hindi nagtagal, dumating din ang stripper at pinainit ang party. Sa partikular, si Sin ay bumubuo ng isang instant na koneksyon sa kanya. Samantala, pumunta si Ben sa banyo kung saan niya nadatnan si Susie. Hindi nag-aksaya ng oras, ipinahayag niya na gusto niyang magkasundo sila at maging mag-asawa muli. Siyempre, hindi ito gusto ni Ben dahil nakilala na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay, pilit pa niya itong hinahalikan. Agad siyang itinulak pabalik ni Ben, ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang nasaksihan ni Sharon ang buong pangyayari. Sinubukan ni Ben na ipaliwanag na hindi ito ang hitsura nito, ngunit umalis ang inosenteng cashier, walang naririnig na salita. Pagkaraan ng ilang sandali, dumiretso si Ben sa apartment ni Sharon at sinubukang ipaliwanag ang lahat sa kanya, ngunit siya ay masyadong nabulag sa kanyang galit. Nang magsimula siyang maghagis ng mga kahalayan, nagalit si Ben at umalis. Dahil sa breakup, muli siyang umikot sa kanyang mundo ng depresyon at insomnia.
Ang tanging inaabangan niya ay ang kanyang appointment sa dapat na art gallery kumpanyang tumawag sa kanya. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating ang araw at pumunta doon si Ben, kasama ang ilan sa kanyang pinakamahusay na likhang sining. Gaya ng inaasahan, itinanggi ng may-ari ng gallery na nakipag-appointment sa kanya, kaya napagtanto ni Ben na siya ay na-prank. Ngunit nang malapit na siyang umalis, napansin ng may-ari ang ilan sa kanyang mga sketch ni na Sharon at humihiling na tingnan. Hindi nakakagulat, gusto niya sila at inalok si Ben ng isang gabi sa ipakita ang kanyang gawa sa gallery. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Sharon ng opisyal na imbitasyon sa art display ni Ben. Bagamat galit siya sa kanya, nagpa siya pa rin siyang bisitahin ang gallery. Pagdating doon ni Sharon, nagulat siya nang makitang tungkol sa kanya ang bawat artwork doon. Lumalabas na huminto si Ben sa paggawa ng mga larawan ng ibang mga babae at ginamit niya ang lahat ng kanyang oras kay Sharon. Siya ang mahal ng kanyang buhay at hindi niya matitigilan ang sinumang babae maliban sa kanya. Samantala, sa wakas ay nagkita sina Sharon at Ben. Sinubukan ng huli na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa gabi ng party. Ngunit sinabi ni Sharon na siya hindi na kailangang. Napagtanto na niya ngayon kung gaano niya siya kamahal sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga painting. Dahil dito, naging malapit ang dalawa at nagsalo sa isang romantikong halik sa gitna mismo ng art gallery room. Sa huling eksena, ginamit ni Ben ang kanyang kapangyarihan at ni-freeze ang lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit si Sharon ay maaaring lumipat sa nagyelong mundo. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa sa niebe, kung saan ang milyon-milyong snowflake ay nasuspinde sa hangin. Sa wakas, muling naghahalikan ang mga lovebird at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood sa inyo.